NBA is back, and we have Boston Celtics tying the NBA record for most threes in a regular season game. So sobrang gigil nga nila na ma-break pa yung record. They went 0 out of 13. The dominance of Boston Celtics is expected, pero ang titingnan natin is naging trash nga ba ang Knicks after tweaking their roster. I know na hindi pwedeng maging basehan ang first game, pero dahil gusto ko na rin makabalik sa YouTube, gagawan ko na lang din ng video just to start the hype of NBA, and kulang talaga ako ng consistency dito sa channel. Tingnan natin yung next post ng Celtics sa New York Knicks. Sa first possession pa lang, makikita natin yung unwillingness ni Towns to guard. Kasi nakita niya naman na sealed yung pick ni Horford, tapos nag-drop pa rin siya. Tsaka kapag nag-hard show siya, masikip naman yung space ni Tatum to drive in the lane. Kumbaga, ang mangyayari doon, reset lang din eh. Instead, pinatira ni Karl Anthony Towns ng open 3. Again, another exploit kay Towns. We know na may tira si Horford sa labas. Best thing to do is put some pressure, kasi hindi naman yan magda-drive in eh. Sana hinaras ni Towns si Al, tapos magkaroon ng bad angle for a pass, makapag-force pa siya ng turnover. Pero wala. Another open shot in the face of Kat. What is this effort of Towns? Siya na naman yung reason sa another 3-point shot ng Celtics. Lousy defending and letting opponents to shoot. Eto, malayo siya, pero yung slow rotation niya sa defense is really killing the Knicks dito sa opening night. Another open 3 for the Boston Celtics. Dito, binalik ulit si Towns bago matapos yung first para magkaroon na naman ng open shot yung Celtics. Sorry, pero na-exploit talaga, be. Pwede na siyang mag-rotate doon sa corner kasi nakuha naman na si JT. Pero ayun, another 3-point shot. Again, here, tao na naman ni Towns yung nakatira ng 3. Pero ibigay natin sa kanya yung effort na to, 50%, kasi nag-slide siya to defend the paint. Pero small effort, kaya nga 50%, kasi after ng bothered or yung contested or yung pag-contest niya, hinayaan niya lang din maka-offensive rebound. At yung tao niya sa corner na si Al Horford is open na naman. In this possession, sino ba yung babantayan ni Kat? Kasi kung ganito mga situation, communication na lang din sa defense eh. Tsaka kunin niya na yung walang bantay, pero nakatayo lang siya dun sa middle, tapos si McBride pa yung magko-close out na si Kat dapat yung mas malapit. Porket hindi niya tao, hindi niya natututukan. At sa mga nagtataka bakit mas pinili ng Wolves si Gobert na ipag-stay, is eto nga, actually I hate the game of Gobert. Pero kudos to him kasi nag-e-effort pa rin naman yon kahit sa mga cross matches. Unlike dito kay Kat, ano kaya magiging solusyon ng Knicks sa kanilang next game and sa buong season? Kasi we all know right now after one game na yung weakness nila is i-involve lang sa PNR situation si Bronson at Towns. That's all for this one. I will now step back. Bye-bye.